Alright, so sa pamotor muna tayo ngayon. So merong nagtanong sa atin kung ano nga ba ang mga issues na na-encounter natin sa isang taong gulang na Raider 150 Fi. So isa-isahin po natin yan. So ang unang issue na ating babanggitin na na-encounter natin ay yung bago pa lamang po natin nabili ang motor na ito. So nagtataka nga po din ako kung bakit ganoon yung Raider 150 Fi. So napakainit po talaga ng kanyang cover hanggang dito, no? Kung itatouch nyo to, no, napakainit po talaga. Hanggang dito mainit, hanggang dito mainit. At lalong-lalo na yung kanyang tangke ay napakainit. Kung ilalagay nga natin dito siguro yung napisa na itlog dito sa kanyang box ay maluluto po dahil sa kanyang sobrang init. Nag-alala po tayo ng time na yon, kaya pumunta tayo sa kasa at nagtanong kung bakit nga ba umiinit ang body, ang chassis ng Raider 155. Kasi nga, meron akong mga kilala na ang kanilang motor nung binili nila ay hindi naman daw umiinit. So yung first 3 weeks po ay talagang mainit po siya. But nung time na napunta ako doon sa kasa, sabi ng mekaniko na napagbilhan natin, normal lang daw po na umiinit. Kasi nga, napaka bago pa niya yung friction ng kanyang piston sa kanyang block ay grabe yung friction na ginagawa niya. So iwan ko kung normal yun, pero yun yung unang issue na na-encounter natin sa Raider 150 Fi. So ang pangalawang issue na na-encounter natin ay napakabilis naubos ng kanyang brake pad. So ang brake pad na stock ng Raider 150 Fi ay manipis. So napakabilis po na maubos. So 6 months pa lamang, iwan ko sa ibang motor dyan na naka-Raider, kung ganito din pa ang issue na kanila na-encounter, 6 months pa po, naubos na po yung brake pad. So dito sa Avante, ubos na 6 months. At saka dito naman sa likuran, sa atras, ay naubos din ito. Nagpalit na po din tayo. So 10 months lang din po ay naubos na. So napakanipis lang po na ng brake pad na stock ng Raider 150 Fi. So yun ang pangalawang issue na na-encounter natin. So ang pangatlong issue na na-encounter natin ay itong ilbo ng motor. So kung titingnan ninyo, hindi makita, napakabilis kalawangin ng ilbo niya. Kasi nga po yung daan namin ay medyo maputik din minsan, so kinakalawang na yung ilbo. So meron din nag-advise atin na lagyan daw ng cover para hindi masira yung elbow ng muffler. So ito DIY, nilagyan natin ito ng cover. So yan, didinikit lang natin dito para ma-protect yung ating kinakalawang na elbow, no? Kasi merong posibilidad na masira yung bolt na nakakabit sa block at saka sa elbow. Kung tatanggalin na po yan, hindi na po matanggal, no? Magiging siguro mabali yung bolt. So meron din tayo na nakausap na ganun yung na-encounter niya sa motor niya. Kaya merong advice sa atin, lagyan ng cover. So madaling kalawangin. At saka yung kapaludo kasi nito ay masyadong maiksi, no? So maiksi, pangit naman din po kung lagyan natin ng dudugtungan natin ng fender. So pangit, parang habal-habal na. So yun, napaka daming lapok na putik na tumatalsik, lapok, no? So minsan nadudumihan talaga tayo. So yun yung pangatlong issue na na-encounter natin sa motor. At speaking about yung horn ng motor, kung medyo balayo-layo na yung biyahe ninyo, kung minsan mainit kasi yung makina, di ba? So itong horn ay parang humihina siya pag nagbubusina tayo. So yun. So yun yung pang-apat na issue na encounter natin. So baka magtaka kayo, uy, bakit ayaw na magbusina? So medyo malapit kasi sa makina, siguro sa init, sa tinding init, yun yung nangyayari niya sa kanya. All right.
So far, yun lang ang mga masabi nating issues na na-encounter natin. Meron pa palang isa, itong andar ng motor kapag tayo ay nasa second gear. So, kung mayroong mga malulubak na mga daan or sa matraffic na mga daanan, papatayan po tayo ng motor pag nasa second gear tayo. So, iwan ko kung normal or mayroong mga adjustments na gagawin. Pero, minsan, napatayan na po ako doon sa mga matraffic na lugar. So, second gear ako noon, siguro hindi ko na-control ng lubusan yung clutch. Namamatay po siya. So, maraming beses na po din ako na-encounter na ganun yung nangyari sa motor na matay. So, iwan ko sa iba kung ganun din ba ang kanilang experience sa motor na ito. Pero kung nasa highway na mga kanaman, tapos medyo mabilis na yung takbo mo, is swabe naman po talaga yung takbo ng motor natin. So, yung speaking about gas consumption, meron po kaming vlog na ginawa na comparison between Raider 150 Fi at XRM 125 Fi na pareho lang po yung consumption ng gas. So, 31.1 kilometers yung tinakbo namin, tapos pareho lang po talaga, 50 pesos lang po ang kinain between Raider 150 Fi and XRM 125 Fi. So, highway lang po yung dinaanan namin noon. So, talagang napakatipid ng motor na ito. So, yun. So far, yun lang po ang mga issues na na-encounter natin sa Raider 150 Fi. Wala pa po talaga tayong mga gating issues na na-encounter sa motor na ito. So, sa mga nagbabalak na bumili ng motor na Raider 150 Fi, huwag po kayong mag-alinlangan. Kumuha na po kayo, talagang hindi kayo magsisisi sa motor na ito. So, thank you for watching. I hope meron kayong idea kung ano ang iyong masasabi sa Raider 150 Fi. God bless po.